So, good morning mga boss. So, for this video, yan, napakain na naman ako ng laga kong toy fish. Ayan, gutom na yun sila. Ayan. Tara, kainin na natin. Hello mga boss, ito yung mga koi fish namin. Ayan, ganyan yung variety. So, may ano, iba ibang kulay. Ayan, orange, silver, golden orange. May pula, may koi fish. Ayan. So, ganyan yung koi namin dito. So, sa video na to, papakita ko lang yung ano, malapitan to sila. Ganyan sila malapitan. Baba natin. Ayan. Ganyan sila mga boss, malapitan. Ayan. Ganito yung fish pond po namin. Ayan. May mga halaman. Ayan, yan sila, malapitan. Ayan, mapula na yan. Yan yung lalaki. Kalamitan dito, lalaki. Dalawa lang yung babae. Ayan, yan sila. Ayan. Ang dami sila dati. Mga nasa 50 na lason lang. Dahil nag-repair ng bahay o nag-repaint. Kaya sa mga nagbabalak na mag-alaga ng koi, ya, iwasan nyo lang na mapatakan ng chemical yung tubig nila para hindi sila mamatay. Tapos kung maaari, weekly cleaning ng filter nila at saka tubig para malinis yung ano nila, hindi sila magkasakit. Ganyan po. Ganyan po sila malapitan. Doon sila malimit nagtatago sa bridge. Tapos dito sila doon. So, kailangan may air compressor na magsusupport 24 oras kada isang araw para may hangin sila. Ganyan po. Tapos dito naman sa side. Sa side ng fish pond namin may waterfalls na siya yung nagbabalik ng tubig para malinis yung fish pond namin. Ito naman yung namin pagkain namin sa kanila, floating feeds. Dalawang klase ito sa amin, local na local na brand. Yung isa Tatak Bimig, tapos yung isa ito hindi ko kabisado itong anong brand nito eh. Pero itong isang to, maliliit mga boss. Maliliit to kumpara dun sa Bimig na brand. Ayan. Mas maganda para sa akin, maliliit. Para madali lang kainin. Tapos yan, side-side ng namin. Ayan. Minsan, nandito sila sa sa kabila. Dito sila minsan nagtatago, mga koi. Ayan. Ayan sila, oh. Ito na sila. Ayan. Kaya mas maganda, ko sa inyo, suggest ko sa inyo, yung wala na kayong halaman na alagaan para iwas dumi, kagaya nun. Yung mga dahon-dahon ng halaman. Ayan, isa sa mga magandang koi namin dito. Ayan. Gusto siyan. Ito pula, maganda. Koi fish pang paano? Pang pa charm sa bahay. Lucky charm, maganda sa business. Yan. Kaya umiswerte yung bahay na may ganitong alaga. Tapos yung mga nagtatanong sa akin kung gaano kalalim, mga nasa 3 feet and a half o 4 feet yung dito, itong side namin na koi fish na kalalim ng tubig, hindi gano'ng malalim sa amin. Shoutout na pala sa mga
sa mga nag-comment sa akin, sa nag-subscribe. Kung may katanungan pa kayo, comment lang po. Tapos, salamat sa panonood. Tapos, update lang po kayo ng mga bago kong upload na video. Tapos, yan po. Yan. Tapos, sa susunod mga video ko, papakita ko ang filtration namin ng sa tubig namin. So, yun po mga boss. Salamat. Hello mga boss. Papakita ko lang yung tubig namin. Yan. Yan sila mga boss. Tapos, yun yung kabilang side ng ano namin. Yung tank. Garden. Tapos may pole. Tapos yun. Nakakitin po kayo sa fish pa namin. Hello mga boss, shout out sa ito po yung koi fish po namin. Ayan. Ito meron po kami dito tambayan. Kung saan dito po kami nagpapakain. Ayan, yan na sila. Ayan. Ganyan lang po na sila. Tapos, yung sa mga koi fish, kaya nilang pagpapakain sa kanila, hindi ganong madami. Para sa akin, kasi yun yung turo ng amo ko. Tapos, yung para hindi sila ganong parang galing na para sakto lang yung nila, yung kain nila. Hindi ganong madami. Sakto lang. Para ganado sila sa susunod na pagpapakain nyo. Ang pagpapakain, once or twice a day. Tapos, umaga, hapon. Pwedeng umaga lang, wala ng hapon. Pero pag once a day nyo, nagtitipid kayo sa pagkain, siguro medyo madamihan nyo na pag once a day lang. Pero pag kagaya namin, konti-konti lang, siguro twice a day. Yan. Tara, punta natin yung nila. Yung sa kabilang pwesto. So mga boss, ito po dito sila kalimitan pag pagtanghali, wala nang kain. Yan, ayan na po sila mga boss. Yan. Yan sila. Yan, yan sila naglalaro o nagtatago. Ang paggabi, dito naman sa bridge nito sila nagtatago o natutulog. Ganong compressor po yung yung sa disco nyong bibilhin na matibay siya. Tapos pag naglinis ka ng compressor, saglitan lang kasi masilang itong mga koi fish na ito eh. Yan yan po sila malapitan. Yan. Ngayon hindi ko pa mapakain sila kasi ang magpapakain yan ay yung amo namin. Siya muna magpapakain. So, pinapakita ko lang sa inyo yung yung view ng fish pan namin. Tapos, sa nakikita nyo, meron kaming poles. Ayun kung saan yung tubig nito papapunta dun sa kabilang sa side ng fish pan namin. Paikot. Pagay, babagsak dito. Yun, nilinis ko kahapon. Naglinis ko ng filter. Tapos, medyo, kaya yun. Ulan, malinis na siya. Tapos medyo naulan ngayon. Kaya medyo naano lang din. Medyo ng konting pero nilinis naman niya sinusunod weekly. Vacuum o saan kasi nagpapalit kami ng tubig. Kaya medyo malinis yung tubig sa aming fish pan. Ayan sila. Ayan isang yan. Lalaki yan. Isang yan. Tapos yun. Lalaki. Ay ito. Yung orange yata baba. Ito yung silver. Tapos yung puti. Kasi na koy. Nandun yata sa ilalim. Ayan. Lalaki. Ito yung maliit. Babae. Mabaing koy fish. Ayan. Ayan sila pag umaga. Medyo masiglas sila pag magano na, yung alam nilang pakainin na sila, nagugutom na sila. Ayan. Mamaya-maya pa siguro mapakain sila. Ito, ayan.
Yan, mga lalaking coefficient sila. Diyan, yan. Tapos yung orange yata, babae o. Oh. Ay, oh, babae. Babaeng coefficient pala yan. So, tapos ito, yan. Tapos yun, yan, lalaki. Tapos pag naglilinis ako, hanggang ano ko lang yan, hanggang bewang lang. Ganyan sila ano, ganyan sila mag ikot-ikot lang. Yan, dun ako minsan pag masamang panahon, tatago sila dun kung sila pinapakain sa may false banda. Yan. Yan sila. Malimit kinakain din nila yung mga ano, mga lumot. Nangangain din sila ng mga lumot. Ganyan. So, ganito yung ano namin, yung fish pond namin. Medyo kakaiba siya kasi may mga halaman. Ayan. Kaya papansin nyo, madaming halaman. Ayan. So mga boss, shoutout sa mga sa inyo nag-subscribe at nag-comment. Kung may katanungan pa kayo, comment lang sa comment section. Maraming salamat mga boss. Thank you. Good morning mga boss. Ito yung sa koi fish namin, 5 years old. Female koi fish. So, tingnan natin sa malapitan. So mga boss, ito po yung female koi fish namin, 5 years old. Ayan po siya. So, ayan po siya na. Babae po tong koi fish na to. Ayan. Ayan po siya babae. Ayan po. Ayan. Babae po siya na koi fish. Ayan po siya. Female koi fish. Yan. So ito siya yung pinaka malaki na babae dito sa ano namin, sa alaga namin fish pond. So yan, medyo malaki tiyan, may spot na itim. Yan, sa mga 5 years old namin koi fish. Yan, ganyan po siya, female koi fish. So mga boss, yan po. Kailangan na natin siyang balik para hindi siya manghina. So, ito po yung ano namin, koi fish na female. Malaki. Yan, malapitan. Ganyan o. Yan po siya. Medyo busog po nga siya ngayon. Yan po yung ano namin, isa sa mga koi fish, 5 years old. So, salamat mga boss para panonood. At ano, may katanungan, comment lang po. Thank you. Bye-bye. Hello, salamat mga boss. Papakain naman tayo ng mga koi fish. Tara, kainin natin. Ito na sila mga boss. Ayun o. Ayan, yun na po sila. Ayan, yung mga ano namin, koi fish. Tara, kainin natin. So magandang hapon mga boss. Papakain na naman tayo ng koi fish sa video na to. Ayan, yun lang. Ayan. Sila paghapon. Nakain yan sila hapon, umaga, ganyan. Ngayon lang yung ano na, daily routine. Pwedeng pakainin sila ng once a day o twice a day. Pero sa ano lang, yung saktong dami lang ng pagkain, mas maganda. Pero pag ano siguro, mga gusto nyo makatipid, once a day, yun. Kaya na po mag-adjust ng kung gaano kadaming floating feeds yung papakain nyo sa kanila. Yan, ganyan na sila. Tapos madaming klase yung ano, floating feeds. May local, may
may branded, merong pampaano yung mamahalin, yung nagpapa ano ng kulay na pampatingkan. Ayan. Meron namang pampagana sa ano nila, appetite nila. And ang mahalaga naman talaga sa ano, sa pag-alaga ng koi fish ay laging malinis yung ano nila, yung tirahan nila o kaya yung tubig. Tapos may ano sila, yung malayo sila sa mga posibleng kamatay nila. Kumari, mga chemical, ganyan, na hahalo sa tubig. Kailangan may ano, air compressor. Ayan. Ayan, nampula sila mga boss. Ayan. Yung koi fish po namin, madami po dati yan. Ito silang 5 years old na koi fish. Yan, yung kulay nila, babae, ito, lalaki yun, yung kulay ano. Ganyan po sila, mga boss. Yan. Shout out sa inyo. Mga salamat po sa pag-subscribe sa channel ko. Yan. Sana enjoy nyo po yung panonood ng ano, ng koi fish na video ko po. So, kung may mga tanungan kayo about sa koi fish, tanong lang po na sa comment section. Kung magbabalak kayo ng koi fish na mag-alaga, siguro mag-umpisa kayo mga ilang piraso lang. Ayan. Tapos huwag niyo silang ano, hindi sila ganong na ano sila eh, tapito yung sensitive sila sa temperatura ng ano eh. Pero kaya nila mag-survive, basta yung tubig hindi ganong magyayelo. Kaya nila mag-survive din ng hindi ganong ano yung temperatura ng, mainit yung temperatura ng tubig nila. Kasi mayroon na silang marong ano, air compressor. Ganun lang mga boss. Ayan. Ayan na sila. Umaga, hapon, yun yun lang. At masama yung bagyo. Tapos pag may ano, nangihina, yun. I-check po namin kung anong dahilan ng pagkahina. Ayan. Kailangan ng pulang sila natira sa madami namin koi fish. Malimit sila ng tatago doon sa ilalim ng footbridge. Yan, ganyan lang po. Yan. Yan, lalaki. Puro koi fish namin mga lalaki. Eh, dito sa grupo na to, dalawa lang yung babae po lalaki. Yan, ito, babae. Meron pa din dun sa baba. Koi fish. Meron kaming waterfalls na bumabalik ng tubig namin pabalik dito sa taas. Kasi meron kaming koi fish din sa baba. Magagandang kulay din mga boss. So, sana itong sampo na ito. Magagandang ano, matitingkad na kulay. So, thank you mga boss, panonood. Thank you, boss. Mga boss, so, sa video na to, kain tayo ng koi fish. Pero, yung amo ko na lang magpapakain mamaya. Koi fish. Yan sila. So, yan. So, ayun sila mga boss. Ang magpapakain niyan yung amo ko. Di ako kung makakalimot yung amo ko na pakainin, ako magpapakain. Yan. Napakain sila ng amo ko minsan para
stress reliever o nakaka-relax. Yan. Ayan. So nakikita nyo, gutom na gutom na mga yan. Ayan o. Ayan, gutom na magpuwis siya. Ayan. Ayan o. Lalaki, babae. Ayan. So ganito yung ano namin, sa likod yung may tumutunog na horse. Ito yun, ganito po yun. Ayan. Ganyan yung itsura. Ayan sila, gutom na yan o. Gutom na mga yan. Ayan, tingnan natin ang ano, ang malapitan. Ayan, ganyan sila mga boss. Ayan, pula. Ayan o, pula, dilaw. Ayan, purple coin, yung dalawang orange. Ayan o, ayan, gutom na yan sila. Once ano lang sila kinapakain. Once twice a day. Ayan. Kaya kailangan nito sa koi, importante ito natin marinis yung ano, yung tubig tapos filtration nila para di sila madaling ano, kasakit o panghina. Ayan. Tapos sa pagkain naman, ganito yung ano nila, floating feeds nila. Ayan. Depende sa brand o local or ano yung mamahaling ano floating feeds. Ang dami kasi yung ano eh, by size din eh, by, tapos by texture, tapos color. Ngayon ang mga boss. Ganyan sila. Ang tago sa ano, ilalim ng tago sila sa ilalim ng bridge. Yan, maganda. Ito, magandang ano ko eh. Minsan mga boss, pag ano, tapos ako ng trabaho, dyan ako naupo, dito, dyan. Tambay-tambay, habang nanonood at papakain ng ano, koi fish. So, ang halaga ng ano, ng fish pond na to, ang pagpagawa lang, yung mga 1 million. Pwera pa tong ano, pwera tong mga koi fish namin. Tapos, ito pa, dagdag pa tong mamahaling mga ano, air compressor o air pump na nagbibigay ng hangin sa mga isda na koi fish. Yan. Sa amin naman, pag nag ano, naglilinis ng tubig, bali yung nakikita yung sa mga dahon, tapos ilal sa ilalim ng tubig yung mga burak, binabacuum, tapos tinatapon para hindi sila mag ano, madaling magkasakit. Tapos kung may nahalong ano, ibang isda, dyan sinseparate namin agad para hindi sila ma-stress sa pagkain. Mas maganda kasi sila lang yung sa grupo yung magkasama para hindi sila na ano, naiilang o na-stress. Pag gabi naman o kaya bandang hapon na, dyan sila nagtatago sa ilalim ng bridge na yan. Siguro ano sila yung parang ayaw nilang maano, madisturbo o makita sila ng ibang ano, mga bagay o tao. Kaya nagtatago sila sa ilalim ng bridge. So, unti, hanggisan natin ang unti. Ito, pakinggan natin. Gano'n. Ayan, kakain naman yan. O, ayan. Ang gutom naman yan. O, ayan o. Ayan mga boss. Kung may katulungan po kayo sa tungkol sa koi fish, pagkakalam ko lang kasi dito, 5 years old na to siya eh. Matagal-tagal na din tong koi fish na to. Nga lang na namatay na yung iba, yung mga kasamahan. Kasi nga, nung nagpipintura ng itong ito, pumatak sa tubig. Naalos tubig yan, namatay. Kaya ilan na lang yung natitira. Napabayaan ng ano, ng unang nag-maintenance dito sa bahay. So, mga boss, may tanong kayo, comment lang.
shout out sa mga nag-comment, shout out sa salamat sa mga nag-subscribe. Thank you mga boss. Stay tuned. Hello, mga boss. Tara, kung natin yung mag-spoil. Dito sila na pakain kanina. Alam ko kasi papakain yung mga amo. Ayan. Tara, kain na natin. So, mga boss, papakain din natin at pinapakain ng amo ko. Ayan. Ganyan lang sila. Umaga, ayan, malinaw. Ibig sabihin, malinis yung tubig. So, mga boss, sa pag nagpaplano, mas maganda kung gusto nyo mag-alaga ng koy, paplanohin nyo muna yung pagpapagawa ng koy. Tapos, ano ninyo din yung kung saan nyo lalagay yung banda yung koy, kung saan banda sa part ng bahay nyo, at saka anong klaseng design ng gusto nyo na na koi fish pond ang kalalabasan, kasi madaming design o iba-ibang style. Kagaya ito sa amin, may alaman na may bridge to the day bridge, tapos may falls. Ayan. Tapos pala, dagdag ko lang mga boss, pag may bago kayong alaga ng mga koi fish o bagong bili, huwag nyo agad isasama dito sa luma. Mas magandang may isang fish pond yun na hiwalayan, kasi may tendency na may sakit yung bagong koi nyo at baka mahawaan yung lumang koi. Isa din yung dahilan sa pagkakasakit ng mga isda. Tapos pag may sakit sila, kung may may doktor sa kanila, mas maganda pa-check up na habang maaga, kasi to sila, masilang kasi to sila na isda to eh. Kailangan talaga malinis lagi yung sa bandang filtration ng tubig nila. Kaya lagi ko sinasabi, kailangan malinis tubig nila, kasi once na madumi, magkakaroon sila ng sakit na ang nakakakita lang ay yung microscope, hindi yung sa katawan nila. Tsaka madaming klaseng uri ng koi fish. Iba-ibang mas maganda iba-ibang sa iba-ibang kulay. Sa iba-ibang kulay may iba-ibang meaning. Sa nakikita nyo yan, yung mga koi fish namin, yung orange, yung pula, tapos may parang silver flat, parang silver, tapos may yung yellow gold siya. Yan. Ganyan lang sa mga boss. Yan tubig na yan, pababayan dun, paikot, tapos binabalik ng pulse na nasa likod, naririnig nyo sa background. Yan, ganyan lang sila boss, papakainin. Ganyan na. Tapos hapon naman ulit. Yan. Hindi sila papakainin ng masyadong madami. Sakto lang. Para pagkana ma-maintain nila yung ganong diet. Kasi hindi sila pwedeng mabusog ng sobra-sobra. Mas magandang pag makapakain sila yung sakto lang. Sakto lang sa nila. Yung maano yung gutom nila. Yan. Yung isang yun, kasi medyo mahihain pa yung isang yun eh. Ayun, yung lalaki na yun ako eh. Yung isa yung maliit, yung orange babae. Ito, dalawa lalaki. Ito yung dilaw, yellow, gold babae. Tapos ito, red lalaki. Yeah. Ang gandahan ng may koi sa bahay, maganda sa pasok ng pera, business, pampaswerte. Yan, papatanggal ng stress. Ganun lang. Sila, yung pampa-relax. Kumbaga, pampa ng problema, patanggal ng stress. Dito ka lang, upo-upo ka lang
manood-mood lang kayo, pwede na. Tanggal ang stress, pwede kayo magtambay dyan, o jamming, kwentuhan. So, ganyan ang fish pond namin. Medyo naiiba siya sa ibang fish pond. Nga lang, yung medyo hindi lang maganda masyado. Tingnan yung mapaglaga ng waterproofing, maitim kasi. So, sa mga gustong magtanong, tanong lang po kayo na kaya kong sagutin tungkol sa koi fish. Maraming salamat mga boss, and keep on watching in my video. Boss, dito tayo sa sa likod ng park ng aming fish pan. Saan papakain ng koi fish. Koi fish. Na, kainin natin sila ng cooking fish. What's up mga boss? Dito tayo sa pakain natin sa fish pan. Yan, ganyan lang mga boss. Kain na yun sila. So, yung namin, yung koi fish pan namin, yun yung, nandun yung filtration. Yan yung motor, tapos ganyan. Ganyan. So, ganyan po yung namin. Ito sa likod yung koi fish. Medyo mahiyain lang. Yan. Ganyan po mga boss. So, yan. Yung mayayain sila ngayon. Ewan ko kung baka busog siguro ito sila o wala sigurong gana. So, ganito yung namin. Fish pond namin. Yan. Yan. Oh. Yan. Yan sila. Yung fish pond namin ay may may mga halaman. Kaya kailangan talaga malinis yung yung bahay nila tubig. So, ang mahalaga dito lang naman, kailangan siya pag mahulog yung dahon sa tubig, kailangan linisan para yung basura o dumi hindi mapunta sa tubig. Ayan. Andun po yung namin, filtration. Tapos, dito yung sa fish pa ng koi fish. So, ayan boss. Uy, mukhang busog sila mga boss. Ayan, nahiyang kumain. Baka mamayang hapon pa siguro ito sila kakain. Ayan, mukhang busog pa mga boss. Hindi pinapansin yung may konti-konti kumain. Pag siguro kailangan palitan ng ibang brand itong floating fins namin para kumain. Ganyan sila boss, na sa ilalim hindi sila nagpapaibabaw. Kung makikita nyo, yan, nasa ilalim na sila, hindi sila gano'ng kumaibabaw. Ayun, mga lalaki. Ayan, yung kulay dilaw, kulay dilaw babae, tapos may spot yung lalaki. Yung isa, yung spot na itim, babae. Ayan. Ayan sila. Ayan mga boss, mahiyain mga alaga ko ngayon. Baka pa to. Ako nahihiya at nakita ng tao. Ayan, next time magbibigyo tayo ng yung malapitan sa kanila. So, ganyan lang sila mga boss. Ayan. Minsan, ito lang ito, nasa mga 4 feet 5 feet lang yung nito, ang lalim nito, hanggang ko lang, hanggang bewang ko lang. Pag yung banda, hanggang dibdib ko lang, ang lalim. Ayan. Yung, pag may kayo, may bago kayong koi fish na binili, huwag nyo muna, mga boss, huwag nyo muna ihalo sa luma. Dahil, mas maganda i-quarantine sila parang sa tao,
para maiwasan yung pagkahawa o sakit ng mga alaga nyong ano lumang koi fish. Siguro pag ano na, pag medyo ano, observahan nyo na na wala namang kakaiba dun sa binili nyo, pwede nyo siyang ano, sama dito sa mga ano, sa mga lumang koi fish. Ganyan lang. Ayan sila, paggabi, dyan natutulog, yan. Ayun. Saka doon sila natutulog sa ano, sa medyo malalim. Ayan, nakikita nyo doon banda yung ano, yung sa may koi fish doon sa taas. Ano, kasi ito pababa, tapos paikot na ganun yung ano, water system namin. Oo, ganito lang ano yan boss, oh. Ito na, pag medyo madumi, yung tubig kailangan linisin. So oh, ganito lang yan, oh. Tanggalin yung dahon, mga dahon lang tatanggalin yung mga boss, para hindi pa malalim kasi may mga halaman kami. So mga may katanungan mga boss tungkol sa ano ng koi fish alaga, comment lang po. Thank you and stay watching. Okay mga boss, bye bye. Tambak mga boss, papakain ko na mga koi fish. Tara, papakain natin sila. Welcome back mga boss. So, ikita mo, papakain tayo ng koi fish. Ayan sila. So, only this video, may papakita ko sa iyo isang koi fish na manual, complete owner. Complete pit owner manual. Ang nilalaman dito kung tungkol din sa mga sinasabi ko, ganun. Yan, makakatulong po ito sa inyo kung gaano kayo ng koi fish. Babala kayo ng alaga. Formation and just sa progress. Mag-ano, sa pag-alaga at sa pag-ano sa koi. Sa fish pond. Yan, yan po. Yan sila, yan na. Yan mga boss, so bago mag ano, bago magbili ng koi, kailangan madami ano sa alaalang sa pag-alaga ng koi. Kaya sa video na to, ito yan, ito yung isa na ano, yan, nilalaman ng manual guide yung technique mga ano sa koi, tungkol sa koi, part ng ano, koi, iba ibang uri o species ng koi. Yan, makikita din dito. Yan, so, pakain muna tayo. Kung gusto may mga kakatanungan kay mga boss, tanong lang. So, habang papakain, yan. Yan, ganyan po naman na ano, manual. Yan. So, yan. Enjoy lang guys panonood mga boss habang nagsasalita ako. Salamat sa mga nag-subscribe, sa nagko-comment. Yan. Lahat na po nandito ng informasyon tungkol sa koi ay makikita dito sa manual guide na to ng koi. Yan. This is chapter and starting a fish pond. Nandito lahat. Ayun o, sa ano, yung orange na yung lalaki, ayun o, mga puro lalaking koi fish. Ayan, malaga kasi sa pag-alaga ng koi, kailangan ng tamang ano, diskarte. Tsaka pamamaraan kung paano sila alagaan. Ayan, ganun lang mga boss. So, yan, nilalaman ng mga ano, manual na ganyan. O, ba, ganyan lang. Kainin nyo lang. Yan, wala. Ayan sila pinapakain. Yan, wala, masisikla sila. Yan, may time kasi na pag nag-iina sila, may
Ibig sabihin nun, siguro may sakit sila. Ganyan lang mga boss. Importante talaga, linisin yung ano nila, fish pond nila. So makikita doon sa video na to, yung iba-ibang klaseng style ng ano, fish pond. Ayan, ang koi. Ayan, madami ibang design. Ayan, mga may halaman naman din. So kaso nga lang ma-maintenance sila. Ayan. Ito yung mga sa picture mga boss oh. Sample. Ayan o, quarantine. Galing sinabi ko sa inyo kanina na pag may bago kayong ano, koi fish, kailangan ipa-quarantine muna o hindi mo na siya hahalo dun sa luman yung koi fish. Para kung may sakit yung bago nyo, hindi mahahalo, mahahawa yung ano, sa lumang koi fish. Shout out sa mga nag-subscribe sa akin, sa mga tumulong. Maraming salamat sa inyo. Sana suportahan niyo pa po yung channel ko. May katanungan man, comment lang down below. At madami pa akong video yung i-upload. So, ganyan na mga boss. Mahalaga talaga yung ano, yung may ganito kayong ano, manual ng koi fish para mas madaling maintindihan. O para kung may ibang taga-bansa, ayan, madali lang maintindihan yung sinasabi ko. So, salamat mga boss sa panonood. Para sa ibang video naman, stay tuned. Thank you. Wala na mga boss. So, napakain din ng koi fish. Koi fish, yun ang koi fine juice. So, yung mga boss, yun ang mga koi fish. Okay, so, let's happen and beat you. So, magandang umaga mga boss. Sa videong ito ay atin, hindi muna ako magpapakain pala kasi saan po yung magka-schedule ngayon na magpakain ng koi fish. Manonorin na lang natin sila. O, bigyan natin sila ng ano, ilang piraso lang. Yan. Floating fins. Ganyan sila o. Yan, nagagawan. Yan. So, yung mga boss, ang kahalaga ng paglilinis ng ano, ng filter ng filtration sa water system nila ay importante para maiwasan na magkasakit sila at hindi sila dahilan ng kamatay yung sakit. Kasi masiran to sila sa mga sakit na ano, na hindi ganun nakikita ng mata natin. Gaya nung last video ko, pinakita ko na ano, yung may manual. Doon makikita doon yung ano, iba-ibang uri ng fish pan at saka madaming klase ng koi base sa kulay, anong meaning. Ganyan. So, manood na lang tayo ng koi fish ngayon. Ayan. Sa mga boss, ganun ka halaga yung paglilinis ng fish pond ng tubig nila dun sa ano, sa manual. Mas magandang sundin na lang siya para ano, wala ganung problema. So sa paggagawa ng ano, pagkaplano ng fish pond, madami namang paraan para makatipid na style ng fish pan. Kung gusto nyo lang simple, mas maganda kayo na lang magawa ng design kaysa yung mag-ano kayo, magpagawa kayo ng ano, design. Tapos piliin nyo lang yung ano, ang mag-ano na lang kayo sa filtration na lang ang masasuggest ko. Doon na lang kayo mag-concentrate sa filtration kasi yun ang talaga nag-ano nang tsaka ito sa ano, air pump o air compressor na to. Yan. Tapos pagpipili ng color, mas maganda yung may ganyan o, yung matitingkad ng kulay, yung orange to, mas maganda yan daw.
swerte ito or any setups yun. Sa akin medyo hindi ganong maganda yung flat na silver na to. Maganda itong pula. Yan. Yan. Tapos yung may spot na ano, konti na itim. Yun, maganda din yun. Doon ganyan sila mga boss. Ah, natin ano, malapitan. Tara. Malapitan natin sila. Malapitan natin sila mga boss. So, ganyan sila mga boss, oh. Yan, malapitan na yung mga boss, ha. Okay. So, ganyan lang sila boss. Habang naghihintay ng amo ko. Si amo ko kasi yung magpapakain ngayon. So, wala akong, hindi akong pwede magpakain para mapagalitan ako. So, gusto ko madami na gustong magtanong lang po sa comment section. Para masagot ko kung po sa ano, sa paggawa ng koi fish pan. Yan. Ano, mahaba talaga ang buhay ng koi. Depende lang talaga sa tubig, sa pagkain ito. Doon lang talaga sila nagkakaano. Doon sila nagbabase ito. Ano nila yung ano nila, buhay nila. Pero pag malinis naman at okay naman yung ano, malinis yung tubig at saka okay yung temperatura ng tubig, mabubuhay sila ng sobrang tagal. Tapos, lumalaki sila ng malaki na sobra sa ano, ganyan. Tapos yung kulay nila nagtitingkad, ganyan. Ano lang mga boss, may mga ano naman eh, design dun sa manual kung gusto mo ng maganda design. Pero sa akin, kung bagon ba lang kayo na wala pang manong budget, dun na lang kayo sa ano lang, yung sa DIY, do it in yourself na ano, na koi fish pan, mas maganda, makakatipid ka ng ano, ng pera, o ano, expenses. So, ganyan lang mga boss, oh. Yan. Ganyan lang sila, ano, sa video na malapitan. Yan. Ganyan sila. So, ganyan. Dito lang. Yan na, oh. Tambay-tambay lang. Habang, ano, habang naghihintay ng amo na magpapakain. Ganyan na sila. Mas maganda talaga itong koi fish na alaga. Kasi ito yung sa Japan na napapaswerte. Ang dami siyang simbolo. Kasi kung kukunin natin yung ano, yung manual, ang dami na mababasa doon tungkol sa mga koi fish. Yan sila. Kung papanoorin nyo lang sila ng ilang minuto kahit nagpapakain kayo, nakaka-relax sila. Koi, daming klase, butterfly, koi fish, koi carp, daming klaseng ano, based din sa iba-ibang kulay nila. So, nasa nyo kung anong ano, pero sa akin, mas i-suggest ko lang, mas maganda yung kagay doon na sa manual na pinakita ko. Nasa manual yung magandang kulay, yung orange, itong pula, itong gold na parang ano, golden yellow. Sila yung nasa ano, sa top list ng magagandang ano, combination ng kulay ng koi. Ito, babae ito eh. Yan. Paano malaman yung babae? Ang babae na koi fish, maliit siya na pabilog yung katawan. Ito naman, ganyan. Pagpahaba na ano, malaki, lalaki, hangga ganyan. Kalimitan sa mga babaeng koi fish, ano, maliit. Maliit sila yung size nila kasi sa lalaking koi. Tapos medyo pabilog yung ano, yung chan. Ayan, yun yung mga boss, oh. Gutom na yan sila. Kaso wala, hindi ako makapakain ngayon kasi ang amo ko magpapakain. Yan na sila mga boss. Tapos, kung mas maganda nga eh, yung sa ano, sa fish pond nyo, yung lalagay nyo na lang ng mga halaman, ano na lang, yung artificial para hindi nalalaglag yung ano, hindi nalalaglag yung dahon.
para less na ano, less na linisin. Kung gusto niyo talaga natural, kagaya nito na madaming halaman, pwede naman, pero ma-maintenance siya sa paglilinis ng ano, ng fish pond. Kagaya sa fish pond namin na halos araw-araw nililinis yung nasa taas ng tubig. Tapos weekly naman, binabakyum yung silalim ng tubig para yung putik niya maiangat o maitapon. Tapos papalitan ng tubig. So, sa mga mga ano dyan, yung sa walang idea, yung tubig po ng koi fish ay matabang. Tapos, no, hindi siya pwedeng haluan ng purong ano, tubig natin na nawasa. Yung may halong kunting malangsa yung ano nila, yung bahay nila. Kasi siya din, madami kasi, masilang kasi sila eh. Pwede silang ma-suffocate dun sa ano, kung puro chlorine lang yung ano, yung tubig. Kaya medyo masilan siya alagaan tong koi fish. Pero pag matutunan mo naman siya based dun sa ano, yung sa manual guide ng koi fish, mas madali naman siya kung susundin siya dun. So, ayan, ganyan lang mga boss, oh. Tambay-tambay ka lang dyan. Pwede kang pakain, hagis-hagis ng pagkain. Ganyan. Ganyan lang siya mga boss. Tapos mas maganda sa mga koi fish yung ano, hindi naaarawan yung ano nila, yung may masisilungan sila para balanse yung temperatura ng tubig nila. Kasi masilan din sila sa bahay nila o tubig na kung saan dun sila nagre-react yung katawan nila. Kasi pag masyadong mataas tapos walang pangbalanse yung tubig, maaaring kakamatay nila o maaaring kahina nila at maaaring kasakit nila. Pero kaya nilang mag-survive sa tubig na malamig, wag lang yung sobrang nagyayelo na ganoon na mga boss. So for, sa mga madaming katanungan, comment lang po. Shout out sa mga nag-subscribe, shout out sa mga nag-comment, shout out sa nag-suporta sa akin. Maraming salamat sa inyo mga boss. Stay tuned sa next video upload. Hello mga boss, another video. So, papakita ko lang sa video na to yung filtration ng tubig namin sa fish pond. Yan natin kung kikita natin po. So, ayun, naman sila. Ayun. Tara, tingnan natin yung mga filtration. Hello mga boss, kamusta? Sa video na to, ituturo ko lang kayo kung saan banda yung filtration ng koi fish pond namin. Ayan sila mga koi. So, simula dun sa ano, part ng dun sa part na sa taas, kung saan sa unang video ko, nandun yung taas. Ito naman yung part na ano, na baba, kung saan dito dumadaan yung sa tubig. At paikot yung tubig na ano. Sa nakikita nyo yung koi nasa ilalim. Ayan, busog pa sila mga boss. Mahalaga talaga sa ano, sa koi fish pond o koi pond na malinis yung tubig para hindi sila magkasakit. So, ito. Ang gaya nyan, yung mga down na kailangan siya tanggalin. Para hindi maduminting yan. Kailangan kasi malinis siya para hindi siya maging dahilan ng sakit nila. So, ganito mga boss. Oh. Ganito lang. Oops. Yan ang mga boss. Tanggal ng mga dahon. Linis. Ano. Ang paglinis naman, diba, kung magbabase tayo sa manual guide ng koi, yung pinakita ko sa inyo, weekly, monthly, yan. O mas maganda talaga by week, para sure ka na malinis yung tubig ng koi fish pond nyo. Yan. Hanggang yan, meron din kami dyang air pump o air compressor na nagbibigay ng hangin din dito sa mga koi fish namin. So, dito tayo sa
ano, filtration motor. Yan. Yan, yan banda malalim. So may ano, compressor. So dito tayo mga boss sa filtration namin. Nga lang kahoy. Ito yung motor. Ito yung filtration namin na kukover ng kahoy. So ganyan. Ganyan lang yung push pan namin. Sa nakikita nyo yan, buro ano ng halaman, papaligiran ng halaman, marami medyo ano siya, relaxing na panoorin. So ngayon mukhang hindi nag ano yung mga kuy, nasa lalim. So punta natin. So ayan, ayan mga boss, may ano kami, air compressor. Ano, nilagyan lang namin ng extinction hose para dyan nang dumala yung hangin. Ali, nandito yung ano niya, pinakamotor. Ayun, ayun yung pinakamotor niya. So, ayan, dito, yung koi fish. Ayan. Labos, mukhang ano eh. Mukhang busog. Busog mga ano natin ngayon. Koi fish. Ayan, yung kulay dilaw nasa ilalim. Tsaka yung ano, yung medyo mataba yung tiyan, babae. Yung ano, medyo yung maliit. Medyo nahuli ng ano, yung paglaki. Hindi ka nung kalakihan. Ayan, hindi naman mga boss. Tapos, ayan, ganyan lang. Kailangan talaga ano, weekly siya nililinis kasi may mga ano kami, may mga halaman na nakapaligid sa fish pond namin. So kung may ano po kayo, may mga katanungan kayo, comment lang dun sa ano, sa comment section. Paki-like na lang din yung ano, yung video mga boss. Tapos kung may katanungan kayo, comment lang dun. Shout out sa mga nag-comment. Shout out din sa mga nag-subscribe. Salamat sa suporta nyo mga boss. At naka ano na ako, 1,000 subscribe plus. Lapit na. Sana tulungan nyo, suportahan nyo papa ako. So ganito lang yung ano namin, yung fish pond. And dun sa taas yung part ng ano, yung upper koi fish pond. Ito naman yung pinaka lower. So once pwedeng magpahain ng koi once o twice, ano, twice a day. Pero kaya nilang ano lang kahit once a day. Depende sa ano, pero mas prefer ko o mas ano ko sa inyo na hindi ano lang, yung sakto lang yung dami ng ano, yung feeds nila. Yan. Tingnan natin dun sa ano, sa upper part kung andun yung mga koi fish. So, andito na tayo mga boss sa upper part ng fish pond namin. Ito yung ano, dito mabagsak yung babalik ng tubig. At ayun, may kita tayong malaking koi fish. So, yan. Ayan, mukhang tatago. Ayan o, ayan. So, dito tayo. Ayan, mga boss. Yun yung ano, lower part. Ito naman yung upper part. Gaya na sinabi ko, dyan minsan sila namamahinga sa ilalim ng bridge. Ayan. So, tingnan natin mga boss kung may mapapakita ko sa inyo example ng mamahalin na ano, na floating feeds. Ito na pala sila lumabas. Kaya kukunin lang akong ano, floating feeds. So, andito na ako mga boss. Bali, kumuha lang ako ng example ng ano. Madami kasing klase yung floating feeds ng ano, ng koi. So, ipapakita ko sa iyo, ito yung pangalawang palit namin na floating feeds. Kasi yung nauna naming floating feeds, medyo malaki yung size niya dyan. Tapos itong floating feeds naman to, ito yung ano, ito yung mamahalin na may ano, may parang vitamins at saka
ano din sa ano sa koi fish pang nagpapadagdag ng ano parang kumbaga energy ano nila energy boost nila parang kung ano. So yan yung isang local na malaking ano wala na ako kasi naitabi nun kaya ito lang dalawang may papakita kong floating pins. So ito local, ito naman yung branded yung mamahalin na floating pins. Yan na sila mga boss. Yun, madami kasing pinagkaiba yung ano sa floating pins. So ngayon, mukhang hindi natin sila makikita sa video na to kasi tapos na sila kumain. Yan. Tingnan natin sa ibang ano, sa ibang spot. Mga boss, subukan natin sila pakainin ito. Itong floating pins na ano, na branded o mamahalin. Yan mga boss, oh. Tingnan mo. Sana lumitas sila. Ayan. Ayan mga boss. Ayan, oh, diba? Ayan, oh. Ayan na sila. Ayan na sa ganun ano, mahiyain. Yan mga boss, oh. Diba? Effective. Mas maganda to kasi medyo mas mahal nga lang to sa ordinary o local na floating pins. Yan, medyo busog kasi sila ngayon. Napadami yung pagkain ng ano. Napadami yung pagkain ng amo namin. Yan, kasi sa akin ano lang saktuhan eh. Mukhang napadami. Yan. Yan sa yun lang mga boss ang mga ano mga dapat kasi alang-alang o tandaan sa pag ano ng ano pag-alaga ng koi fish. Yan. Kung ano may katanungan po kayo comment lang po at maraming salamat sa ano sa mga nagsuporta sa akin. Yan. At itong ano namin fish pond namin. Yan, sa napapansin nyo, naiiba siya sa mga koi fish pond. Yan, ibang iba siya. Kasi may ano kami, may bridge. Tapos, sa likod may falls. Yan. Ayan sila mga boss, oh. Yan, ready to attack na yan sila. Sa floating pits. Yan, attack. Ito. Yan, ayan na. Ayan na mga boss. Yan, mukhang gutom pa sila. Pero pahinga na kasi ito pag ganitong oras na sila. Oo, namayan. Ayan na sila. Oh. Mamaya kahapon na ulit sila papakainin. Ayan mga boss. O diba? Medyo makulimlim lang kasi. Medyo pangit ang panahon. Yan. Kailangan pala pag sa ano, may backup kayo ng generator para continue yung bigay ng hangin ng ano, ng air compressor. So, yan sa mga boss, sa video na ito. Thank you for watching. Stay put lang sa ano, mga i-upload ng mga bagong video, mga boss. Hello boss.